ang Makabebe ay isang unang klaseng bayan sa lalawigan ng Pampanga sa Pilipinas. Ayon sa census noong 2020, mayroon itong populasyon na 78,151 na katao. Ito ay nahati sa 26 na mga barangay. Matatagpuan ang Makabebe sa timog na bahagi ng Pampanga. Ito ay napapaligiran sa hilaga ng mga munisipalidad ng Minalim, Guagua at Apalit. Sa silangan ng mga munisipalidad ng Kalumpit at Hagonoy sa Bulacan. Sa kanluran naman ng munisipalidad ng Sasman at sa timog sa pamamagitan ng munisipalidad ng Masantol at Manila Bay. Sinasabing ang Makabebe dialect ay mas malupit at mas malakas kaysa sa iba dahil sa paraan ng pakikipag-usap ng mga taong bayan sa kabila ng ilog. Tulad niyo din ba ako na gustong malaman kung paano nagsimula ang Makabebe? Tara at ating alamin, bago tayo magsimula, maaari mo bang i-like, follow at i-share ang video nito? At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness if you wanna play Ang Makabebe ay naitatag noong 1575, isang sinaunang bayan sa modernong panahong lalawigan ng Pampanga. Malapit na nakaugnay sa Ilog Pampanga o Rio Grande de la Pampanga. Ang mga Makabebe ay ang mga unang kapampangan na lumitaw sa inaitalang kasaysayan ng Europa. Sa panahon ng kolonyal ng Espanya sa Pilipinas, ang Makabebe ay itinuturing na isa sa pinakamatanda at pinakamahalagang pamayanan ng Pampanga. Ang bayan ay pinangalan ng Makabebe dahil ito ay geographical na matatagpuan sa tabi ng baybayin o mga pampang ng Rio Grande de Pampanga. Ang bayan ay minsan tinutukoy bilang Makabebe dahil sa kasaganaan ng mga korales at mga kabibi sa kahabaan ng Rio Grande noong unang panahon. Ang pagsasalin sa Ingles ng Makabebe ng ibig sabihin ay napapalibutan ng mga ilog ay naglalarawan sa makasaysayang pamana ng sinaunang bayan. Ang sinaunang bayan ng Makabebe ay may kahalagahan sa lokasyon nito sa tabi ng Rio Grande de la Pampanga o Ilog Pampanga. Ang mga ruta ng ilog at ang mga sanga sa hilagang bahagi nito ay nagbigay ng mga daanan patungo sa mga unang pangunahing pamayanan sa Pampanga. Malaki ang kahalagahan ng Pampanga River sa Makabebe. Ang pangingisda ay isa pa rin pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan at kita ng mga residente nito. Maraming pangisdaan ang makikita sa tabi ng ilog. Ang kapampangan ng Makabebe ay gumanap ng isang dinamiko at kung minsan ay magkasalungat na papel sa kasaysayan ng Pilipinas. Nakipaglaban sila sa mga Espanyol noong 1571. Ang kabataang si Tarik Soliman ay naging unang martir na kapampangan at Pilipino na lumaban sa pamumuno ng mga Espanyol. Ipinagtanggol din nila ang huling garrison ng Espanya laban sa mga revolusyonaryo noong 1898. Ang mga serbisyo ng Makabebes ay humantong sa pagpapangalan sa isang kalye sa kabiserang lungsod ng Madrid ng Espanya bilang parangal sa kanila. Ito ang Calle de Voluntarios Makabebes. Ang mga kapampangan ng Makabebe ay kaalyado rin ng imperial na Espanya noong sinubukan ng mga mananakop na Dutch na sakupin ang Pilipinas. Nakipaglaban sila kasama ng mga Espanyol upang protektahan ang mga isla mula sa mga mananakop nito. At bilang kapalit, ay ang kapampangan lamang ang pinapayagang mag-aral sa mga kilalang eksklusibong paaralan at universidad na pinamamahalaan ng mga Kastila. Noong 1901, nahuli ng Amerikanong si General Frederick Funston at ng kanyang mga tropa ang Pangulo ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo sa Palanan, Isabela. Sa tulong ng ilang kapampangan na kalaunan ay tinawag na Makabebe Scouts na sumali sa panig ng mga Amerikano. Ang mga Amerikano ay nagpanggap na bihag ng mga Makabebe
na nakasuot ng uniforme ng Philippine Army. Nang makapasok si Funston at ang kanyang mga bihag sa kampo ni Aguinaldo, agad nilang hinahuli si Aguinaldo at ang kanyang mga tauhan. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, sinalakay ng mga eroplanong mandirigma at bomber ng Hapon ng mga munisipalidad ng Makabebe noong December 1941. Ang Makabebe ay sinakop ng Japanese Imperial Army noong 1942. Sa Makabebe, matatagpuan ang San Nicolas de Tolentino Parish Church. Ito ay itinatag noong 1575 sa ilalim ng advokasyon ni San Nicolas de Tolentino. Ang pista ng bayan ay ginaganap taon-taon tuwing September 10 bilang parangal kay San Nicolas de Tolentino, ang patron ng bayan. Ang Makabebe ay tahanan din ng San Gabriel Chapel. Ang bagong tinayong kapilya na ito ay kapalit ng lumang kapilya na nasalanta ng pagbaha matapos ang pagputok ng Mount Pinatubo. Ito ay formal na itinayo noong 2002 at natapos at pinasinayaan noong May 2010. Isa sa mga pinakabinibisitang simbahan sa Makabebe ay ang Santa Maria Chapel, ang tahanan ng reyna at patrones ng barangay o Nuestra Señora de la Paz. Ang kapilya ay nasa ilalim ng jurisdiction ng San Rafael Archangel Parish Church. Ang bagong itinayong kapilya ay kapalit ng lumang kapilya dahil ang luma ay palaging binabaha tuwing tag-ulan. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough.